Ating kilalanin ang ating Majority Floor Leader, Councilor Dora De Larmente. Sa Ginoong Tagapangulo, ating kilalanin si Konsehala Mara Suntay para sa oras ng pangkarapatan. Ate pong kinikilala ang ating mahal na Konsehala Mara Suntay para sa oras ng pangkarapatan. Maraming salamat. Mga kasamahan ko sa konseho, ako ay tumatayo ngayong oras ng pangkarapatan upang ilahad ang mga mahalagang kaganapan nung renewal ng Sister City Ties sa pagitan ng Daly City at Quezon City na ginagawa noong Hulyo 10 hanggang Hulyo 15 ngayong taon sa California, USA. Konsehala Mara, papakiusapan po na muna natin ang ating mga kasamahan para pakinggan ang privilege speech ni Konsehala Mara Suntay. Maraming salamat. Thank you. Mga kapatid. Bilang maikling profile, ang Daly City ay isang lugar kung saan karamihan ay residential area na may regional hub para sa retail, healthcare at maliit na negosyo. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng dalawa sa pangunahing lugar na malago ang trabaho sa Bay Area, ang San Francisco at San Mateo. Ang land area nito ay halos kasing laki lang ng Mandaluyong City at ayon sa 22 US Census, 33,802 or 32% ng mga residente sa Daly City ay may lahing Pilipino. Kaya ito ang lungsod na may pinakamataas at residente ng mga Pilipino sa Amerika. Noong unang araw namin sa Daly City, kasama ang delegado mula sa Executive Department sa pamumuno ng ating City Administrator Mike Alimurong ay nagkaroon ng maikling pagpulong kay Daly City Tom Picoletti at Assistant City Manager Lailani Ramos na isang Filipino-American upang talakayin ang pagkakaiba at pagkatulad ng sa pagitan ng Daly City at Quezon City at ang ilang best practices ng parehong lungsod. Para sa kaalaman ng lahat, ang isang city manager ang siyang tumatayo at aasikaso ng pang-araw-araw na trabaho sa City Hall. Ang mayor, vice mayor at tatlong councilman lang po sila. Sila naman po ang gumagawa ng mga batas. So, every twice a month lang po sila nagkikita every Monday. So, si Sister Thomas, siya po, yung araw-araw makikita natin sa City Hall, siya po yung kasama ni CA nung nag-abot po kami ng regalo. At si Lailani po, yung assistant niya, ay isang Filipino, Filipina. Pagkatapos po noon, kami po ay pumunta sa isang recreation center. Kung makikita nyo, ito ay lugar para sa mga senior citizen. Bukas po to ng 9 to 4 p.m. kung saan meron silang game room, library, at libre ang tanghalian. So everybody, lahat ng senior citizen pwede pumunta doon. They accept, tumatanggap sila ng donation, pero may libreng lunch po yan. So, and every 2 weeks, yung mga senior citizen, mayroong pantry area dyan, pwede sila kumuha ng mga pagkain, groceries. So, they're allowed to get mga groceries every 2 weeks po. Pagkatapos namin sa recreation center, ngayon dahil pagkatapos namin sa recreation center, pumunta naman po kami sa North County Fire Authority or sa Daly City Fire Department. Doon nakilala namin si Chief Ron Mayer at binanggit niya si Chief Roy, ang kanilang fire station ay matatakbot strategically sa kanilang mga komunidad na nagbibigay ng mabilis na tulong para sa medical, sunog at iba pang panganib. Para sa kaalaman lang ng lahat, mas mabilis pa sila sa 911. So, 6 minutes para tumugon sa lahat ng pangangailangan. Hindi lang sunog. So, lahat po ng mga firefighters nila are medically equipped. Ibig sabihin, marunong sila pagdating sa first aid. Tapos, hihintayin na lang nila yung 911 at yung ambulance kung kailangan. Pero sila talaga ang unang tumutugon sa lahat ng pangangailangan. Hindi lamang sa sunog, pati yung pag-akyat o kunyari may mga pusa, pagputol ng kahoy, sila rin po ang gumagawa nun. Upang tulungan, ang Daly City ay namuhunan talaga ng malaki para sa modernization ng gagamitan. Every 10 years, pinapalitan nila yung fire trucks nila. At if you can see yung sa right, yun ay isang, ang tawag nila ay service vehicle battalion, kung saan
nagiging command center yon. So in sa panahon ng mga insidente ng sunog o pangkalatang emergency, makikita na nila yung lokasyon ng fire truck, kung saan ang mga firefighters nila at yung mga fire hydrants nila. So lahat yon. At tulad ng sinabi nila, ang Cebu City susubukan o nangako na hopefully magbibigay sila ng the fire trucks at ilang kagamitang pang-apula sa sunog sa Quezon City sa hinaharap sa diwan ng pagkapatiran ng lungsod. So every 10 years, nagpapalit po sila ng fire trucks nila. And hopefully, yung mga ibang equipments nila ay idodonate sa Quezon City po. Pagkatapos po nun, isang araw pa lang po yan ah. Pagkatapos po nun, pumunta naman kami sa War Memorial Community Center. Ito ay isang community, pampublikong aklatan. Ang pinaka-highlight nito is pwede ho kayo humiram ng laptop. Tapos pagkatapos yung gamitin, pagbalik nyo doon sa lalagyanan ng laptop, automatically lahat ng files na in-input nyo, madedelete na. So hindi walang pwedeng kumopya o kumuha ng laptop ng files niyo po. At bukod doon, may area doon for kids. May art center po doon. At meron pa isang area dyan kung saan nagpapahiram sila ng DVD. Ang hiling nga nila sa atin kung pwede tayo mag-donate ng mga DVD movies. Kasi napansin nila, lahat halos ng DVD movies na pang-Pilipino ay nauubos. So pagkasole, same day nahihiram. So kung pwede raw tayo mag-donate ng mga DVD movies para dyan sa library nila. Pagkatapos po noon, bumalik po kami nung kagabihan para dun sa pagtitibay. Pagkatapos ng nung kagabihan, ang Sister City tayo sa pagitan ng Quezon City at Daly City ay muling pinagtibay pagkatapos ng 29 na taon sa regular session ng Daly City Council. Upang formal na markahan ang hindi malilimutang kaganapan ito, ibinigay sa amin ang susi ng lungsod at isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng 2 lungsod na nilagdaan ng mga opisyalis ng Quezon City bilang kinatawan ng ating alkande, Mayor Joy Balmonte, at mga opisyalis ng Daly City. Matatagpuan na, sa litrato makikita nyo si Tita Perla, siya ay Philippine Bayanihan Resource Center. Si Vice Mayor, yung nakapula po, Vice Mayor Jocelyn Manalo ay isang Filipino-American. Pagkatapos po, yung katabi ko po ay si Mayor Raymond Benaventura, isang Filipino-American na taga Quezon City, Fairview. Si Tom, yung nasa likod po ni Mayor, ay siya yung city manager. Tapos at doon po si CA Mike, si Rosemary, at si Attorney Satori po. Ang nasabing memorandum ay nagbibigay sa 2 lungsod upang isulong at palawakin ang pag-unlad sa pagitan nila at ang mga sektor ng environment, human resources, community development, science and technology, education, sports, tourism, development, trade, at iba pang sektor. Awarding a certificate of Daly City and unveiling of the marker. Sa karagdagang pagkilala sa ugnayan ng 2 lungsod, isang sister city mile marker ceremony ang ginanap kinabukasan kung saan ang California Legislature Assembly ay nag-abot ng certificate of recognition sa Quezon City bilang pagkilala sa ating commitment na suportahan at mapanatili ang koneksyon sa Daly City. At sa inaasahang pagpatuloy ng pagtaguyod ng tradisyon ng international partnership, pagbabalakas ng global ties at pagtaguyod ng cultural exchange sa bagitan ng 2 lungsod. Pagkatapos ay inalay nila ang isang marker sa compound ng City Hall. Makikita niyo po, ang ganda. Sa Daly City na kumakatawan na simbolo ng kapatiran ng Quezon City at Daly City. Ang marker na ito ay nagbibigay impormasyon kung gaano kalayo ang Daly City sa atin. At ito ay 6,057 na milya ang Quezon City. The next day, pumunta naman po kami sa Water Waste Treatment Facility. Ito, ipinaliwanag nila, ang Water Waste Facility nila ay nasa pinakamababang lugar ng Daly City para magkaroon ng natural flow ng daloy, ang Water Waste, mula sa kabayahayan at sa negosyo. Ang kanilang treatment facility ay naghihiwalay ng solid materials mula sa wastewater. Ang solid materials na ito ay hinahakot papunta sa kanilang landfill, yung iba ay ginagawang methane gas, at yung iba ay fertilizer naman. Pag nalinis na yung tubig, yung iba ay binabalik sa Pacific Ocean at yung iba ay ginagamit nila upang irrigasyon malapit, kasi may 4 na golf center, golf course sila at Daly City Park. So, pagkatapos po noon, pumunta naman po kami sa Muscle Rock Park.
Ang Muscle Rock Park ay isa sa landmark ng lungsod. Noong 1960 to 1978, ang lugar na ito ay bahagi ng sanitary landfill. Ngunit ngayon ay ginawa itong park kung saan maaaring bisitahin na ang bisitahin ng mga residente. Ito ay katulad ng Payatas Dump Site na ngayon ay parang eco park. Kung mapapansin nyo, lahat po niyan mga bulaklak used to be a landfill na malapit pa sa tubig. Pero ngayon, it's an eco park na sa Daly City. Pagkatapos po noon, bumalik kami ulit sa City Hall. Nagkaroon kami ng meeting with the Economic and Community Development kung saan tinuruan kami nila at nikunento nila yung mga projects, proyekto nila at mga good practices nila. Pagkatapos noon, same day, nasa Daly City Police Department naman kami. Ang isa sa mga best practices ng kanilang departamento ay ang pagkuha ng isang clinician. So, bukod sa police, may clinician sila upang matagunan ang mga issue sa pag-iisip na magiging salarin o kriminal upang maiwasan ng injury o pagkamatay ng police o kung sino man. Ang paggamit ng body cam upang i-record ang police encounter. Para sa kaalaman nyo, ang Daly City ay walang CCTV sa kanilang pampublikong lugar upang subaybayan. So, ang mga police, automatic pag hinawakan nila yung baril nila, automatic yung body cam aandar na. Ayan. Pag the next day, pumunta naman po kami sa recycling center and landfill, kung saan ang recycling center ay mga materyas na nire-recycle na nila ay aluminum tanso na kaya magproseso ng 110 tonelada ng mga recyclable materials kada oras. At ang iba doon, 80% ng mga recyclable na-recycle nila ay commercial materials at 95% naman ay mga recyclable residential. Tungkol sa kanilang compost, ito, nakakapagproseso sila ng 700 na tulinada ng compost material sa bawat aral na ginagamit nila pataba sa lupa. At yung huli, ang kanilang sanitary landfill ay kaya tumanggap ng 4,000 tuliladang municipal solid waste kada araw. At upang mawala yung amoy, every night, tinatambakan nila ng soil. Tapos the next day, tatanggalin ulit nila yung soil para magpatong ulit ng basura. Pagkatapos po namin sa landfill, pumunta po kami sa Stanford University upang bisitahin ang photo exhibit ng isa sa mga unang Filipino-American immigrants sa San Francisco na si Ricardo Alvarado. Ang exhibit na to ay tungkol sa mga larawang kinuna niya mula noong 1940 to 1950 na nagpakita ng panlipunang buhay at trabaho nila sa komunidad noon sa mga panahong yun na hindi masyado nabigyan pansin na kinikilalang kasaysayan ng kanilang lugar. Pagkatapos po noon, pumunta po kami sa Meta o sa Facebook at sa Google Headquarters. Kung mapapansin niyo po, napansin po namin na ini-encourage, sinusuportahan nila ang environment sa pamamagitan ng paghihikayat sa kanilang mga empleyado na gumamit ng bisikleta bilang kanilang transportasyon sa kanilang headquarters. Kung mapapansin niyo, yung bubong po ng Google, that solar panel na po. So, yun. Pagkatapos po noon, the next day, pumunta naman po kami sa Philippine Consulate, nag-courtesy call kami, at nagkwentuhan kung paano pa natin mapapaganda ang kooperasyon ng Quezon City at noon. Huli, pagkatapos po noon, pumunta po kami sa Salesforce Park. Ang parke na ito ay kinikilala bilang isang floating park. Ito ay nasa taas ng 70 na talampaka mula sa bangketa ng kalsada. Ang parke ay naglalaman ng amphitheater, children's play area, walking trail, plaza, at bus fountain kung saan makikita nyo, pag may dumadaan na bus, yung fountain na yon ay kumikilo. So habang gumagalaw yung bus, gumagalaw rin po yung fountain. Yun po yung plano yata ng ating butihing Mayor Joy Belmonte, i-connect ang Quezon Circle to Ninoy Aquino. So, napakaganda po nun. Ang aming official travel sa Daly City ay nagtapos sa isang pagdiriwang sa pamamagitan ng pagdalo sa Quezon City High School International Alumni Association.
So bilang pagtatapos ng aking talumpati, gusto ko lang pa ipakita ang maiksing AVP ng Renewal of Sister City tayo sa pagitan ng Quezon City at Daly City. We would like to present to you Quezon City Philippines delegation, the key to the city of Daly City. We are grateful and excited given the opportunity to experience the vibrant community of Daly City. Mabuhay. Thank you. Wala nang talakayan, aking minumungkahi na ipihin na ang privilege hour po. O karapatang oras ng pangkarapatan. Maraming salamat and congratulations Aurora Mara Suntay, konsehala for sa inyo pong talumpati. Na-attendan ko po yung Exicom last week and marami po mga magandang balita na ibinahagi yung Daly City sa initiative na ginawa po ninyo sa pagpunta doon at pagkakaroon ng sister cityhood. Meron din kwento na kayo po dapat yung magpa-plant parang lock ba yun? Yung parang yung symbolism ng sister cityhood. Tapos parang meron daw community na nauna. Tapos sila daw yung nauna dahil Pilipino din sila. Hindi nila ina-expect na that same day po darating or same time na nandun din po kayo nila CA Mike Alimurong. So congratulations again and pinapanalangin natin na magkaroon pa tayo ng marami pang sister cityhood sa iba't ibang Filipino community sa buong mundo tulad ng Daly City na kung saan half Filipino po yung mayor. Tama? Tama. Madami talaga kami natutunan, Vice, sa 5 days na trabaho na pagpunta po namin sa Daly City. Thank you. Salamat sa Diyos. Salamat, at salamat sa inyo. Konsehala Mara Suntay, atin ni Pilipinid, oras ng pagtatalumpati.